welcome back dito sa ating Elto Kwentuhan. So ngayon meron tayong special guest kasama natin dito, si Boss! Thank you guys. Pow! Ng Mother Base. So ngayon pakilala ka muna, Boss Pow. Thank you. Ako nga po pala si Jose Paulo Gloria guys ng The Mother Base Toys and Collectibles, Green Hills. Yan. Sa lahat ng mga gusto magpalasin kay Boss Pow, punta lang kayo dun sa Green Hills. Tapat namin yan guys. No? Kung nahihirapan kayo locate yan, tapat ng LTAB yan, Green Hills. Tapat. So, napakadali. Pero bago natin simulan to, eto muna na sa kaliwa ako, pakilala ka, Boss. I'm Greg Vincent Quito. I work at LTAB as a sales advisor and 3D printer artist. Whoa! Nariribat yun. Grabe yung ano. Yung hirap sundan. No? Grabe yung boses. Parang pang romansa, no? Bedroom voice. So, that's me, guys. Parang kinikilabutan ako habang pinakikinggan ko yung ano, yung boses ni Greg. Hello. Babarkada kasi kay Von. Kuya ko, classic lang eh, no? Greg yung mapagmahal. Yeah. Greg yung mapagmahal. Yeah. Buti alam nyo, mapagmahal talaga. Mabait, syempre. Ito naman sa ating Carl. Maging ay para kay Boss Carl. Yeah, yeah, guys. Boss Carl Ortega ang 3D figure artist ng LTAB. Yeah. So sila ngayon yung mga kasama natin para dito magkulitan tayo ngayong gabi. At may mga katanungan tayo. Siyempre, hindi natin masisimulan to kung hindi natin tatanungin kung ano bang meron kay Boss Pao. Ba't siya nandito, no? Oo. So, ayan. Pakilala natin. Ay, nagpakilala na siya kanina. So ngayon, tatanong ko, no? Siyempre sinabi naman niya kanina na siya yung may-ari ng Mother Base. Paano ka pala napunta diyan sa negosyo na 'yan or paano ka napunta sa pagbebenta ng laruan? Mm-hmm. Nagsimula kasi 'yan karamihan kasi ng mga nagto-toys talaga 'yun yung mga ano deprived. Tama. Simula pa lang. Deprived ng laruan ng bata. So wala masyadong toys nung bata, so parang bata, pag lumaki ako, lahat ng bibili ako niyan. True. Ganun tayong lahat eh. So parang doon nag-start talaga yun. Ayun, tapos parang grade school pa nga lang actually. Nagbebenta na talaga ako ng ano. NBA cards naman. Nagsimula talaga ako, grade school. As in grade school, like grade 2, grade 3 sa Letran. NBA. Yun nga Letran. Letran eh, no? Yaman! Alam mo ba yung Letran? Kahilera yan. Saan ba si Letran yan? Intramuros, Morales. Wow! Lyceum. Lyceum ako nag-aral nung college. Mapuwa. So, medyo big time talaga yung Letran may na yan. May ano yan, bro. Actually, ako, hindi na ako lumayo sa Morales, sa Intramuros. Kasi Letran ako ng elementary, tapos college Mapuwa. Doon lang din. Sheesh! Ito yun, matatawa ka dito. Masters naman, PLM. Tandi ako lumayo. Ando lang ako sa Intramuros. Mahal na mahal may Intramuros. Hindi na ako lumayo. Hindi kaya dati ka rin sundalo. Tagabantay doon. Nakarang buhay, no? Ayun, so... Coincidence lang naman yun. Pero happy coincidence. Ayun, so parang dahil sa kinagisnam mo yan, bata ka pala nagko-collecta ka na. Kaya mo pinasok yung pagbibenta ng mga laruan. Oo, kasi parang umabot sa point na ano eh... Ang nangyari niyan talaga, syempre before ako nagbenta, collector ka for the longest time. Mm-hmm. Parang ganun. So paano nangyari? May isang toy con kasi bro na parang legit story to. Ah. May isang toy con na parang Marvel Legends ang unang mga kinokollect ko before Marvel Legends, Transformers. So parang nasa point ako ng time dati na yung mga missing pieces na lang sa collection ko, yung mga rare. Yung mga mamahalin na. Mga Holy Grail, no? Oo, yung mga Holy Grail, yung mga giant pan buff. Dati. O yun. Oo, 25. Familiar ka doon. Ito talaga, mausay talaga ito. Holy Grail. Alam niyo lahat eh. Alam niyo lahat eh, no? Kahit yung mga chichirya nung araw, alam niyo. Alam niyo yung balat, kulay ng balat ng candy. Oo, ang dami. Well, meron ba patanda ka dyan, di ba? Marami siyang alam sa'yo. Naalala ko na naman yung pamasahe nung araw kanina. Yun nga pala guys. Anong pamasahe dati, no? Oo. Inamutan nyo. Kaya nga, mamaya pag-uusapan natin yan. Ayan, so. So, ayun nga, Marvel Legends. So, parang nandun ako sa point na parang mga rare na lang yung hinahabol mo na. So, parang may isang convention na parang gumastos ako mga saving. Hindi ko makalimutan, malapit-lapit yung 70k more or less. Kasi pinaalam ko kay Ma'am Iya yun eh, sa wife ko ngayon. Na pinaalam ko talaga sa kanya, pwede ba akong ano yung gasto sa akong ganito. Grabe ha. Tapos pinayagan niya. Ang hindi ko makalimutan dun bro,
Ito parang nagastos ko in less than 2 hours. Grabe. Kasi, grabe. Kasi nandun na ako sa part ng collection na parang... Pakompleto na lang. Yung mga pang-complete, mga missing pieces mo. Yung kasing 70K na yun, bro, ang malala dun, ilang piraso na lang yun. Oo. Talaga eh. Kasi mga rare pieces. Pag nagko-collect kasi ako, di ba, parang mag-collect ka, punahin mo yung mga mure. Oo. Ganun talaga. Pag yung mga medyo mahal, tsane, medyo makati. So parang yun, convention, medyo may pinag-ipunan mo ng konti, di ba? Ilang buwan yan eh. Tama. Team Skyplex ganyan. Team Pansit Canton ganyan. Pansit Canton, ganyan, Monay, ganyan. So basta yun na yun, ganun, ipong ka. So parang nandun na, tapos 70K, less than 2 hours. Parang anong nangyari, hindi pa yun yung kicker, bro. Ang kicker niyan, di after less than 2 hours, balik ako, nasa labas ang ano si Ma'am Ian noon eh, nasa SMX yun, hindi ko makalimutan. Mm-hmm. So parang sabi ko sa kanya, sabi ko, tart. Yeah, kasi sweetheart. Wow, yeah. Tamis ah. Tamis. Parang nalalasahan ko yun. Idol ko kasi si... De, joke true, lang. True. So parang sabi ko, kailangan ko pa ng mga 20K. Sabi ko, oh, 90 na. So ganun, no? Tapos parang binigyan niya ulit ako ng budget. Parang umuo lang siya. So actually, yun naman, medyo dalawa yun guys ha, pero hindi ko na-discuss yung isang part. Mm. Yung isang part nun, doon ko nalaman na siya na talaga, yung the one. Kasi, oh, she's the one. Kasi supportive eh. Dapat talaga sa ganun. Sa collector, oh, supportive. Tama. Girls ha, ito na ang susi. Kung gusto nyo talaga yun maramdaman ng mga lalaki na you're the one, supportahan nyo kami. Supportive. Diba? Yun na yun, yun na yung susi. Gusto mo yung lalaki, gusto kong pakasalan, bigay mo lahat. Bigay mo. Supportahan mo. Lalo bro, kita mo naman saan tayo napunta. Diba? Kumbaga may pinuntahan eh. True. Diba? Mm. Tsaka kasi ang mga collector, medyo ibang breed yan para sa akin. Mm-hmm. Kasi yan yung nagsisave. Nagsisave, diba? Para makabili ka ng collection mo, alam mo magsave. Tama, tama, tama. Totoo. So, kumbaga hindi yan yung magwawaldas basta-basta. Mm. Kayang mag-delayed gratification yan. Mm. Parang ganun eh. Kaya magtiis niyan. Oo. So, para sa akin ha, yun yung ano. So, yun yung isang part, she's the one. Yung pangalawang part naman, sabi ko, sorry. Sabi ko, shit. Tanga na, kailangan ko na itong pagkakitaan kasi hindi na pwede ito. Namulobo isang na. Araw, oh, isang no, araw ganito, hindi na pwede ito. So, kailangan ko pagkakitaan. So, dun, medyo dun nag... pumasok yung idea. Yung idea talaga na parang, yun, simulan na. Wow. And tignan nyo naman kung gano'n nakalaki yung mother sobrang base. Sobrang grabe. Di ba? Ilang base na yan? Ngayon, meron na kaming 4 stores and 2 offices outside. Tapos abangan nyo guys. Ano, pa-open kami ng base 5. Wow. Base 5. Yan yung uli kong napanood dun sa video na ginawa mo. Na pumunta siya dun sa bagong mall ng GH. Tapos parang may naka-ready na dun or something na may nakikipag-negotiate yata siya. Or, basta yun. Abangan ninyo yun and sobrang na-excite ako, pinanood ko talaga yun. Base 5. Medyo makangkat. Kate nun. alam ko yan. Di ba? Kasi ano, parang 3 times kasing laki ng base 4 yun. True. Tsaka hindi biro yung gastos dun. Kasi imagine sa akin nga lang na napakaliit na pwesto ko dun sa Green Hills, medyo makati na yung advance and deposito mo dun. What more dun pa sa malaking pwesto? Bago pa yun. Di ba? Kaya nga sabi ko, paano nagawa yun ni Boss Pau? Diba? Lakas ng loob. Napang talaga ang puhunan. Grabe. Grabe. Ayun, based naman dun sa mga na-experience, syempre matagal ka na dyan sa pagbebenta, no? May mga na-encounter ko na ba na grabe kung mamili ng mga products mo, talagang hindi mo makakalimutan na ano. Marami, bro. Deep pockets. Oo. Kumbaga. Deep pockets, gusto ko yan. Oo. Ang ganda ng term. High roller. High roller, gusto ko yung mga terms namin. Ang lalim ng bulsa. Actually, bro, may tawag kami dyan. Ang tawag naman namin dyan, bonus round. Bonus round. Narinig ko rin sa kanya, bonus round. Ang tawag ko dyan, ang tawag namin dyan, bonus round. Kasi, di ba parang pag bonus round, naalala ko dating Street Fighter 2, pag bonus round, yun yung kotse. Yung laming hit ng mabilis para marami kang points. True. O kaya sa Mario naman, ang daming coins. So, ang tawag namin dyan, bonus round, kailangan mabilisan yan. Act fast. Kasi, pagka, yun nga yung tanong mo, parang big spender, di ba? Pag kasi mga ganyang level, madalas yan parang, gusto ko to. Yan, no? Sige, tabi mo na yan. Sir, ito ba wala ka pa? Wala pa ka niya. Sige. Sarap lang ganun. Talaga ng ganun. Abot ka ba lang? Abot ka lang ng abot. Magkano yan? 25K na lang. Puta, 25K na lang. Diba? 40K na lang, sir. Sige, sama mo na yan. Ganun maganda. Wala nang intro-intro. Huwag ka na magsayang ng laway. Sama mo na yan. Diba? Sarap. Masarap. Yung naalala ko ngayon, talaga,
una ko naisip. Pero meron pang ibang ano eh. Malalaki din. Ang nalala pero ito ko, nga, sino talaga yung pinaka malaking parang nagastos na talaga sa'yo of all time? Yung talagang tangi ko, tingin ko talaga, ito na yung pinakamalaking nakaspend ng ano eh. Kasi bro, Waldos mara, eh. Waldos kasi eh, ang mother base kasi medyo matagal na rin naman kami sa industry at papaano. So, marami kasi na kaming mga celebrity ano rin eh. Marami na kaming mga celebrity clients, for sure, clients yan, na customers. Yan. So, recently ngayon, si yan, si Sir Jed Madela. Uy, shoutout, shoutout Jed Madela. Boss, sa amin, baka gusto mo rin pumunta. Magano yan. Actually, magko-concert yan. So, anyway, so ngayon, si Sir Jed medyo nag-a-addict sa One Piece. Yun yung nakita ko nga, nag-upload siya, sinishare mo. So, pagdating sa dami kasi, or sa yung overall, no, sabi mo, yung mga pinakamalalaking clients talaga, syempre may millions talaga na. Grabe. Oo, oh, totoo yun. Kunwari yan, si Sir Jed, minsan pag, ay, hindi ko na kailangan. Baka ano eh. Oh, okay. Six digits, ganun na rin. Sheesh! So, kaya niyang mag-ganun. Yung mga malalakas ganun normally, merong mga, ano, meron ding client na pagdaan, 300. Bang, isang bagsak. Ganun. Oh, ang hindi ko makalimutan lang just because siguro masasabi ko parang isa sa mga una yon lalo sa live selling. At saka yung the way it happened. Si Boss Dogs. Boss Dogs. Shout out Boss Dogs. NXT. Kilalang kilala yan NXT? Eh. Oo, ano diba? NXT. Boss Dogs. Dinadayo namin sa ano, Pampanga pa yan dati talaga. Pampanga. Oh, ngayon kasi lumipat na sila sa Manawag. Manawag, saan yan? Pangasinan. Dayo. Dati kasi nalulong din sa toys yan eh. So, hindi ko siya makalimutan kasi nagla-live selling noon, pandemic, so lockdown. So parang nangyari, unang tanong niya, hindi ko kasi pa siya kilala talaga noon. Kasi Mobile Legends si Boss Dogs, di ba? Eh, hindi ako nag-ML eh. Ikaw ba nag-ML ka ba? Hindi ako nag-ML eh. Ikaw ba? Minsan. Minsan. Nag-ML ako. So ako kasi hindi ako nag-ML. Kasi, pero marami akong games. Okay, madalas 2K RPG yan. So, pero hindi ako nag-ML kasi. So, ang pangalan ni Boss Dogs. Sorry. Ang pangalan ni Boss Dog sa Facebook, Setsuna Ignacio. Mm-hmm. So, nung unang tanong niya kasi bro, ang una niyang tanong, magkano lahat na nasa likod mo? Yun nga, nakakashock yung ganun, no? So, parang ang style ng live selling kasi namin dati. So, parang live sell ako, tapos nasa likod ko may glass cup na 48. Parang mahaba yun, mahabang glass cup. Tapos doon naka-display, para habang gumagano kayo, yung mga lason before live, lalagyan mo sa likod. Nakikita nila. Usually, mga great piece talaga yung mga piece. Lalagyan mo yan, mga ano, ganun. So, parang ganun, parang yun yung una niya tanong. Tapos ako, ang naalala ko dun sa pangalan niya, una talaga, kasi hindi ko kilala si Boss Dogs. Play mo Preka, kasi pangalan niya Setsuna. Dragon na Reka yun eh. So, akala ko parang dami account. Ganun. Mukhang dami account talaga. Okay, pag narinig mo eh, mukhang weird nga. Diba, Setsuna Ignacio. So, parang, familiar din eh. So, parang ang naalala ko yung ang comment ko nun, siguro hindi lang exact, pero parang somewhere in the lines of, legit ba yan? Ano ba yan? Parang ganun pa nga eh. Pero medyo comedy naman. Legit ba yan? Kaya ako lang nalaman na parang legit siya. Kasi yung live namin nun, medyo sumasabog namin. Dinumog na. Pumuputok na yung baro mo. Kaya nangyari, parang, si Boss Dog. Ah, may sikat na nanonood ng live nyo. Kasi ang hindi ko, kasi alam nun, Brother Greggy, ang followers niya nun, 5 million. 5 million. Kami na 5 million. Shit. Sino ba naman kami nung mga panahong yun talaga? Sa totoo nyo. So 5 million followers. Parang anong nangyari, nung pumuputok na siya, tumabi ako sa megwi ako sa gilid. Sa chinek ko, putang ina, legit. Siyempre, 5 million plus pa. Shit. Shit na malagyat. Pera to. Ganun talaga. So parang shit. Tapos parang pagbalik ko, kasi hindi ko naman kilala talaga. Kasi medyo pandemic nga. Maputukan ng ML yan. Tsaka hindi mo alam naman, hindi mo naman kilala lahat ng influencers and bloggers. So parang pagbalik ko talaga, hindi ko makalimutan comedy, pero ano, sabi ko, Boss Dog, sorry po, ganyan, Boss Dog, saan trip mo, ganyan. So hindi ko makalimutan, parang ang initial purchase niya, parang mga 120, 125. Grabe, no? Kung alam mo lang, dapat yung likod mo nung araw na yun, pinuno mo. Sabi niya, magkano yung likod mo? Magkano?
Actually, so, boss, meron pa talaga sa likod ko, hindi mo lang nakita. Tsaka ano yun, bro? Ang malupit dun kay boss. Shout out again, Boss Dogs. Shout out, Boss Dogs. Ang lupit niyan talaga, grabe. Tsaka ang bait, down to earth niyan. Kasi diniliver namin eh. 121.25k PayPal yata pinambayad niya noon. 5 minutes pulipin. Grabe, no. Yun yung masarap na kliyente. Alam mo, sana et, all, no? Meron din ako isi-share pala, no? Ito ay isa rin sa mga talagang nakapagpataba ng puso ko. Okay. Nung PS5 era. Okay. So, meron akong kausap na kliyente from Cebu. So, ngayon, nag-chat siya sa akin. Sabi niya, pwede ba akong kumuha ng 5 pieces na PS5 sa'yo? 5 pieces? Dami, sabi ko, pambenta rin, panregalo. Hindi, pangregalo. Yes sir, sarap? Sabi ko pwede po. Paano po ba yung transaction natin? Sabi niya, meron ka bang yun nga, bank, like BDO, BPI? Sabi ko, yes po, meron. Kinuha niya yung BPA ko. Okay. So ako, that time, hindi ako familiar doon na yung i-enroll mo yung account ng iba. Para mas malaki, para mas malaki yung transfer. Oo. So sabi ko, nagdududa ako. Sabi ko, baka mamaya sa camera ito, nagtitrip lang. Lima eh. Ayoko kasi ng sayang oras. Saan din man araw-araw, may bibili ng limang PS5. So ngayon, hanggang sa sabi ko, ako na yung nagyaya. Di ba usually, dapat ang customer mag-i-insist na, pwede bang mag-video call tayo? Kasi para makasure siya na legit kami. Legit diba? Seller. Ngayon, baliktad. Ako yung nagsabi, sir, pwede video call tayo. Lima eh. Baliktad. Kailangan ma-close deal ko yan. Lima yan eh. Tsaka yung iba, bro. Diba, pangarap lang yung PS5. Punta ito, lima. Di, tsaka panahon ng ano yun ha, kakalabas ng PS5. Magkano PS5? 45, 50. Tapos order ka sa akin, lima. Diba? Sabi ko ngayon, yan. Oo, sabi ko, boss, pwede po ba mag-video call tayo, ganyan? Sure. Video call kami. Okay. Pagtingin ko, mukha naman siyang okay. Tapos sabi ko, sir, kaya lang, hindi ko po alam kung makakapag-transfer po kayo. Gabi yun ha, alas 7 ng gabi or 8 p.m. Kasi alam ko 50k lang yung max. No. Bigay mo sa akin yung account mo. I-enroll ko. In-enroll niya. Kulot ako. After nung ibaba yung, i-drop yung call, mga 15 minutes, nagbayad. 200k plus. Bilis mo. Sarap? Bilis mo. Ang sarap! Ano ginawa mo? Talaga na. May pang ano na ako. Sarap. Alam mo na. Ang sarap talaga sa feeling na talagang grabe. Ang sarap maka-experience ng mga gantong tao. Tsaka nagtiwala sa'yo. Na on the spot. Sabi ko, hindi ko talaga sayang. Binigyan ko siya ng freebie. Di, malamang bro. Malamang chinek ka niya rin. Chinek niya din ako. Kasi, puta, 200 yun. At wait, there's more. Hindi yun natapos yung transaction namin. Until now, active pa din kami. Naging friend kami. Nice, mag-friend kami sa Facebook. Siya rin ang bumili ng Jordan 1 Low Travis Scott. Nalala mo yun. Worth 100,000. Napakabangin. Damn. Tapos pag, eto, shoutout ko na, alam po kung alam mong ikaw to. Pag in-stock nyo to, guys, naka-Ferrari, naka-Lamborghini. Okay. Damn talaga. Legit. Dayum talaga. Kaya kapag na, nag-chat siya, meron ka bang ganito? Sir, kahit wala ako, meron ako. Gagawa tayo ng paraan. Kasi ang in-offer kasi natin, aside from product, services. Services. Kasi yung mga ganyang tao, kumbaga busy yan eh. Syempre putan, hindi ka naman makakaano ng Lamborghini nito, tambay ka eh. Syempre, yan, hard workers. Gusto nila ano eh, gusto nila yung ayoko na nang maintindi kasi marami na ako inintindi. Tama. Bigay mo lang kung anong kailangan ko. Para pag legit ka, okay na yun. Legit ka, sige. Kahit mataas ng kote, okay lang. Sige, basta safe yan, dadating sa akin ng buo, ganun. So nakakatuwa yung mga ganung kliyente, no? Tama. And well, based eto naman dahil na pag-uusapan na natin yung usapang kliyente, no? Siyempre, bilang meron tayo parehas na store sa Green Hills at lahat tayo may mga experiences sa sales, no? Sales. Paano mo madidistinguish kung yung isang customer sure buyer o hindi o nantitrip lang, nanonolongis lang? Marami. Ayun. Marami yan, Min. Marami, no? Oh. Siguro, simulan natin kay Carl. Since may na kami, history na lang sa ganyan. Wait lang, saan ka ba nag-work dati? Shoutout mo naman. Shoutout, Jemin Sabi. Yes, shoutout po. Shoutout. Baba sa Adonis dati. Maputi eh, no? Pwede. Maputi, matangkad eh, no? Okay lang, natanggapin ka pa rin namin kahit gali ka. Hindi naman ako nag-judge. Walang problema rin eh. Ito, natanggap ko dati. Tanggap ko ngayon eh. Parang medyo ano, pwedeng mag-moves eh. Dating masahista rin to eh. Parang nakita ko. Mayat pa ako nun. Ayun, so, ano yung na-encounter mo na una muna
paano mo ma-distinguish na kung Tolonggis yung ano? Kung Tolonggis. Ayan, yun. Kung Tolonggis yung buyer na yan. Ano magigits mo yan sa mga tanong nila eh. Oo. Oh. Kumbaga, tatanong yan. Kumbaga, hindi sa specific na tanong, marami. Mm. Markintura, model kit, at sa tanong sa unfamiliar ka naman. Ang dami nun. Oh. Siguro abot ka mga 10 to 15 minutes, kwentuman lang kayo. Tapos mamaya, sabihin, ay, tatawag, may katakausap ko ng misis ko. Paglabas nun, wala na yun. Bad trip! Bad trip na yun. Meron pa, papauwanin ka ng mga box. Ayun yung makate. Yun yung nakaka-visit. Oh. Yung box, ito sir. Sige, ito. Patingin na din ito ng isa. Tapos, ano bang pinagkaya ba ng dalawa? Bakit ito mas mahal? Bakit ito maliit? Tapos, mas mahal. Mahal. Explain mo ngayon yun. Magitama siya doon. In the end nun, wala din. Balikan ko na lang. kasi madalas pag legit, alam nila kung ano yung hanap nila. Saka yung alam nila yung, kumbaga yung binibili nila. Pagpunta nila doon, meron kayong ganito. Alam nila yun. Sure na yun. O kaya pag nakita nila, gusto nila yung ano, okay. Diretso na yan. Anong mode of pay? Wala nang usap-usap na mga. Wala nang intro-intro. Pero, tama, yun talaga yung pinakaano nun, yung alam nila yung gusto nila. Tama. Yes. Pero may nung ano, yan, specific yun talaga. Mm. Yung pag nakita nila, oosh, ito na yun. Pag napahinto na yun, ay sure, kukunin niya na yun. Yun. Eh ano naman yung na-encounter mo na sobrang grabe mamili, suki. Uy, meron, yan. Meron. Meron ka ba natatandaan? Meron kaming ganun. Hanggang ngayon, bumibili siya. Ano siya, kumbaga nagpapapre-order siya sa amin every month. Parang galing UK or Hong Kong. Ano na siya, attorney, pero may edad na siya. Siya may, ano yung mga binibili niya? Mostly model kits eh, mga pang-military kits. Parang kilala ko yan ah. Attorney siya. Baka customer mo rin yan. Depende. Depende. Siguro. Lagi ba naka-best yan? Hindi naman. Uy! May kilala din namin yun. Kilala din namin yun. Diba, kasi nasa isang circle lang yan eh. Kasi mga toy, meron, happy shop naka-best. Eh. Parang may kwento ko dun. Sige, sige. May kwento, anong kwento ko naman, yun, ganun yun. Parang narinig ko na sa'yo yun eh. Bonus round yun bro. Kasi yun, unang bili nun sa akin, hindi ko makalimutan. Kasi isa pa lang yung tindahan ko nun eh. Parang unang bili nun sa akin, 40 mil. Hindi ko makalimutan talaga eh. 40, apat na sets yun eh. Mm. 40, apat na sets ng Marvel Legends. 40. Tapos pa-close na kami nun. As in literal na pa-close. Close na lahat ang tindahan sa Shops Bigtas. Kakandado mo na lang yung ano. Pa-close na kami. Tapos parang pumasok. Pero bang pumasok? Sabi niya, nakakamay sa likod. Hindi ko makalimutan kasi ganun lagi yung... Pero wait, yung first impression mo sa kanya, hindi mo siya ginudge? Hindi. Kasi, kumbaga, sayang opportunity, baka bumili pa. Tsaka bro, ang rule of thumb kasi dyan, pag gumahabol lang gabi, buying yan. Buying yan? Oo. Hindi yan mga abala. Tsaka pag gumahabol, tumatakbo ng gabi, buying yan. Nangangati yan. Oo, medyo kailangan medyo malalim ang bulsa yan. Pag buying ng gabi, naghabol ng gabi, at tsaka pag maaga sa umaga. Alam niyo na yung teknika. Kasi hindi naman pupunta yan ang putang mall sobrang opening. Aga, masaklap no, nakasarado ko na, pinabuksan mo, tapos pumasok siya, hindi siya bumili. Pero yun talaga naka-ano, wala pa ako. Sige, kunin ko na yan. Ito sir, baka wala ka pa. Parang, sige, sama mo na yan. Pasarado na kami talaga. Pasarado na. Siyempre may konti kaming reaction nung una, nung di pa kakakilala nung ni Jay, yung tao ko na parang, inabutan pa tayo ng ano. May konting ganun, pero syempre entertainment. Importante, mabigay mo yung kailangan niya. Tsaka benta yun eh. Huwag mo na patatakasin yung panagturo na yan. Sure na yun, marami pang ituturo yan. Pag nagturo yun, automatic ang label namin doon yun nga bonus round. Pag nagturo yun, pag yun yung keyword eh. Sige, kunin ko yan. Uy, alam mo, ako ganyan akong klaseng customer eh. Ako din. Alam mo yan? Alam ko yan. Alam niya yan. Doon kami nagkakilala. Ayun. So, ganun din ako eh. Kung depende rin sa sales eh. Hindi, syempre, dati hindi tayo ganun, pero medyo, di ba, medyo okay-okay. Oo, okay-okay yung buhay. Kahit papano, medyo turo ko lang din ang turo. So ngayon, depende yan sa nagbebenta din eh. Kapag magaling mag-customer service yung staff. Totoo. Lason ka dyan. Paano pag puro cellphone, bro? Eh, bala ka dyan. Wala. Patay tayo dyan. Next time na lang. Okay, parang minsan na-try ko na din na binastos ako. Sa binastos ka tapos nag-rage buy ka. Biling ko lang. Marketing pala, no? Hindi, ganito kasi nangyari. Medyo baliin ko lang, no? Pumunta ako ng MOA. Well, wala pa akong negosyo noon that time. Nasa Forever 21 pa ako nag-work noon. Okay. And then, ayun, pumunta ako sa isang store. Hindi ko na sasabihin kung saan yan. Basta nasa MOA. Name drop. May joke lang. Name drop. Wag. Baka mamaya kliyente ko pala yung may-ari. Sapatos. Sapatos. So ngayon, nagsukat ako.
pagsukat ko ng sapatos, eh gusto ko talaga siya. Sweldo yun eh. Okay, okay. Mm. Sweldo. Sabi ko, shit, uyunin ko talaga to. Uso to eh. Ganyan, ganyan. Ay. Ngayon, sinukat ko. Parang, pagsukat ano, ko, ha? Tinayo ko. Ganto. Tapos inisave stock na ako. Sir, yeah, gusto niya, diretso niya na sa cashier yan. Ganyan, ganyan. Mm. Sabi ko, oo, bibiling ko talaga to. Kaya lang, wala akong cash dito eh. Mm-hmm. Eh, pwede naman din ako mag-swipe doon. Kaya lang hindi ako familiar sa mga ganun that time. Kasi bago pa lang ako nagkatrabaho. Mm-hmm. Parang gusto ko safe yung pera ko. Cash na lang. Gusto ko cash. Oh. More on cash talaga ako. Hindi mm-hmm. nag-withdraw ko. Ay, mag-withdraw talaga ang plano ko. Babalik ako doon. Mm-hmm. Aba, ang ginawa ng staff. Kala niya hindi ko bibilin. Siyempre, nung tinanggal ko yung sapatos, mm-hmm. sabi ko, sige, babalikan ko ha. Pa-hold lang dyan. Pagtanggal ko, inamoy sa harapan ko. Uy. Inamoy. Pag-amoy niya, ito, nagtawanan sila. Grabe. Na like, what the? Eh, trabaho ko yun eh. SA din ako ng Forever 21 eh. So, I know how to serve customers. Oh. So, mali yun. Nagtawanan sila kasi parang pinalabas niya sa akin na insulting puro ka lang. Oh, insulting yun eh. Puro ka lang sukat, hindi mo lamang pala suso, bibilihin. Oh. Sabi ko, what? Ba't ganito? Tapos ngayon, sabi ko, oh, okay. Medyo nabasosan ako doon at the same time. Nag-guilt ako na bakit nyo ginagawa yun. Eh, I mean, maayos naman akong pumasok. Hindi naman ako nang basto sa inyo. Tama. And bilang trabaho ko yan, alam ko kung anong dapat nyo gawin. So bumalik talaga ako doon at pinatanayan ko, kunin ko po yan. Tapos yung sinabihan ko yung staff. Next time po, actually, nag-work din ako sa ganitong industry, sa retail. Next time, medyo iwas tayo sa ganon. So, medyo tumahimik sila kasi na-realize na lang, kumbaga, never judge the book by its cover, di ba? So, yun yung kailangan nating ingatan. Yes. It's just that, talagang minsan may mga tolonggis na sinasabi natin na customer, but then again, hindi natin sila pwedeng bastusin. Tama. Diba? Kasi, maaring sabihin natin, today, tolonggis talaga siya, sinayang niya yung oras natin, pero hindi natin alam, baka bukas bumalik siya. Mm-hmm. Kumbaga, and mas malaki yung purchase niya. Kumbaga, iba, testing diba? Waters. Testing waters lang. And sobrang nabubudol ako ng mga sales advisor na kapag sobrang knowledgeable. Knowledgeable. Number one, knowledgeable. And yung grabe mag-assist, yung parang, talagang, ayan o! Ano ba yan? Ngayon, ayan nga! Okay, pumunta ako ng Gemines. Ayan, tama ba? Sa Fisher Mall. Sa Fisher Mall. So, kailangan ko talagang bumili ng mga paint. Kasi nga nag-ano na, mga pintura ng mga, yung mga ginagawa namin. Yeah. Lupit han, lupit. Wala, true. Siya pala ang artist namin. So, wala akong artist pa nun, kundi ako. So, since nagtatattoo naman ako dati, gusto kong itry yung ganyang obra. Mm-hmm. So ngayon, pumunta ako doon at namili ako ng mga pintura. Sabi ko, boss, siya yung umarap noon. Mm-hmm. Sabi ko, boss, ano bang magandang ano dito para dito sa gantong material? Nagdala pa kami noon, yung Kratos, mm-hmm. diba? Ah, ito yan, maganda yan. Ito yan. Sige, kunin ko yung ganyan. Lahat ng tinuturo niya. Kasi, bakit ako napaniwala? Kasi, hindi. Ito yung ginawa ko. Sabi niya sa akin. Binigay niya yung ginawa niya. Talaga? May ginawa siya doon. Na figures. Ulo lang. Mm-hmm. Sabi niya, ito yung ginawa ko. Yan, kapit na kapit yan dyan, boss. Oh. So, makikita mo talaga yung saktong-saktong ganyan. Siya. May mga ganun siya. Kaya ngayon naniwala ko, galing na ito. Tapos yun, hanggang sa, sige, sabi ko lahat ng kailangan ko, bigay mo, ganyan. Ito ba, tingin mo, pwede. Lahat, ang ganda. Parang nasa 20K yata purchase ko nun. 20K ha? Sa 20K na yun, boss, bo, sobrang daming pintura na nun. Dami ng mga equipments na gamit nun, etc. etc. Yun, dun kami nagkakilala ni Carl. Kaya sabi ko, uy, magaling to. I think, he's the one. Yun. Hindi, totoo naman. Kasi, hindi, kaya naman siya nandito din. Kasi, una, syempre, may passion siya dun sa yun, na, yun, work yun, niya. Diba? Yes, so, shoutout yan dun sa sa mga tao rin yun. Kailangan may passion ka sa work mo. Yun. So, and then, pinag-isipan naman din ni Carl. Hindi ko rin siya pressure. Sabi ko, you need to think about yan. No? Hindi yan madaling desisyon. Pero, ayun, sinunod niya pa rin yung passion niya. Mm-hmm. Which ngayon, nandito na siya ngayon. And kita nyo naman yung mga ginagawa niya, guys. Ang lupit. Nakita ikaw, Boss Pau, anong masasabi mo? Alam ko, nakakita na ako ng ano. Ang ganda talaga. Diba? Ganda, man. Hindi ganda. Siya yung makikita mo na minadali or something. Na quality. Tsaka, Boss Pau, ito pa lang yung isa sa mga nakikita mo. Pag nagawa mo, nakita mo yung nemesis niya. Ganda. Sobrang ganda. Solid. Yan ba yung nasa ano doon sa yun. Oo. Kitang-kita mo yung muscle. Ganda. Sabi ko talaga tatanungin ko si kasi naka-follow ako sa inyo eh. Sabi ko nakikita ko tong mga ano, sabi ko putang ina si Boss Mark. Nag-artsy-artsy na nag-artsy-artsy na. Sabi ko tang ina legit, maganda.
True. Eh syempre, alam mo, nagre-resin ako eh, nag-statue ako, diba? So parang syempre, utak natin, syempre, puta, naglalaro agad sa... Oo. Diba? Oo. Parang collab-collab, man. Yun sinasabi ko na talagang, yun lang, wag natin pipiliin yung mga customers natin. Kahit gano'n pa ka, ano yan, ka parang nanonolongis yan. Oo. Respect pa din talaga tayo. Respect pa din. And ikaw, ay, ikaw muna, Boss Pao. Oh. Ano nga yun, yung sa kanya na, di ba? Ah, yung experience mo na. Para mo nalaman kung ano. Ano ba, kung legit o kung ano? Ano mauna? Tolonggis. Tolonggis. Yung Tolonggis, ano yun? Letter O yung ano yung Tolonggis. Sarap sabihin ng word na yun, no? Tolonggis. Kasi naranasan natin yan eh. Tolonggis. Tolonggis. Pero, hindi kasi, totoo naman, marami sa nagtitrip eh. May nagtitrip talaga. And, guys, ayun nga, FYI, medyo talagang nakakainis talaga. Tolonggis. 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 Oo. Part naman ng trabaho yan. True. Pero kasi guys, kami naintindihan namin, syempre part ng job. Pero kumbaga kayo, huwag niyong gawin. Huwag niyong gawin. Huwag niyong gawin. May mga ganun kasing tao, gets amin yun. No? Hindi naman kami umiyak na may ganun talaga. May ganun kasi talaga. May experience mo yun, lalo sa pag nasa buy and sell ka. Totoo yun. Ano, paano mo naranasan yun? Una sa lahat, yung vibes eh. May vibes kasi na, yun nga, sabi ko nga, madalas specific, pag legit specific yung tanong. So pag hindi, madalas, yun nga parang, yun pala yun. Alam mo na wala silang idea doon sa tinitignan na nila. Okay lang naman yun. Okay. No, ako may ilig ko magkwento eh. Wala namang problema doon. Eh paano kung 2 hours na yung kwento? Ang nakaka-umay kasi yun nga, mga nakaka-bad trip lang pag Tolonggis kasi una tatawad. Oh. Okay. Walang problema sa tawad. Ang problema, pag binigay mo yung tawad, sabay mag-iisip. Diba? Yung pa. Kaya ba sa ano? Kunwari yung presyo mo. Dari lang, 3,000. Kunwari ako, 3,000. So, kunwari medyo naghahabol ka ng benta. Tinawaran, kaya ba 1,500? Kunwari lang. Sheesh! 50% yun. Diba? So, minsan pag naghahabol ka, minsan papaisip. Kahit break-even na lang eh. Even, iyan mo eh. Go. Diba? Nag-isip ka, ginamita mo ng brain cells. Diba? Oo. So, okay pag ginom mo, sige sir. Hindi, palag na sa 1,500, okay lang. Sige sir, okay lang. Ano eh, medyo, minsan, ano yun, sa sales talk mo, medyo good vibes naman ako ngayon. So, bigay mo na, ganyan. Sige ah, teka lang ah, pakisipan. Paalam mo na kay Mrs. Paalam mo na. Nakakainis talaga yun. Magic word nila yun, mga ganun. Magic word yun, di ba? Magic word yun. What the frack? Di ba? Minsan, yun nga eh, sa online, ako naging online seller kasi ako for the longest time, no? So, maraming beses ko na na-try na nilagbebenta pa ako ng sapatos. Sa akin lahat nagtanong, nagpa-legit check. No? Pero may kita mo, sa iba yung meron na siyang nakuha, nag-story siya, sa iba siya bumili. Kainis eh, no? Awit! Di ba? Sa akin nagtanong, sa iba bumili. Yun yung mga te, yun yung mga nakakainis talaga. Na-try mo na ba yung ano, yung naklik lang ng anak ko? Ayan, mga ganyan. Naklik lang ng anak ko. Naklik lang ng anak ko. Tapos alam mo yung ang daming tinuturo, tapos yung gigil na gigil ka na talaga na, shit, I think, ito na yun. Ito na yung malaking break natin this ngayong araw. This is it. Di ba? Tapos wala. Wala. Oh, ending. No? Peng. Wala. Sayang ang pinaghirapan. Oh, yun naman, dun sa legit na customer. Pag legit kasi bro, medyo madali. Siguro kasi experience na rin, no? Pero medyo may nakakadaya pa rin. Kasi yan, balikan ko muna bago mag-legit. May Tolonggis kasi. Pero kasi ang galing. Ang galing talaga na, sige, ganito, ganyan. Galing, galing magsalita, no? Ang galing, oh. Sige, pack mo na, babalikan ko. Wi-withdraw lang ako. swag. Yung wi-withdraw niya pala, wi-withdraw na ng Greenhills. Wala na. Wala na siya forever. Yun yung nakakatawa dun eh. Kasi nga, di ba, dun nga din sa GH natin, kita natin dun yung withdrawan. Kasi dun yung BPO. Lalo sa amin, tapat. So, na-try ko na talaga yon na may pumunta doon. At yun, since nga naghahabol ka ng benta, magwi-withdraw daw siya. So, hanggat maaari, sabi ko, ba't 10 minutes na hindi pa bumabalik to? Sinilip. Gusto ko na siyang silipin ng gano'n. Baga ito yung glass cabinet ng GH, diba? Oh. Dito yung withdrawan. Parang dandan ka ng gano'n. Parang 5 steps away, bro. Diba? Lapit eh. Awkward naman kasi nun kapag... Binantayan mo yung customer. Parang sabihin, desperate ka na nun. Kumbaga, hayaan mo na lang. Nagdanda ka na ako, 15 minutes na.
Hindi, ang tagal naman nun. Pagtingin ko wala ang tao dun. Ang tao eh. Umalis. Nag-withdraw na nga sa G. Pakahante. Si Jay nga, yung pinakamatagal yung tao, nakakatawa kasi nung bata-bata yun, tagal na sa akin din yun, yung mga parang 4, 5, 6 years na yata para mag-ganyan. Nung bata-bata pa yun, medyo syempre ganado, di ba? Pag may beta, medyo ano yun, pasiklab eh. Pasiklab. Mm. Pagdating ko minsan, may pinapak siya. Pinapak, plastic na, ganyan. Sabi ko, ano yan? Benta ko, sir. Panis. Ah, may swag eh. Oh. Oh. May nao, sir. Ah, talaga. Hindi kasi nakakabus yung bilang totoo, SA. Totoo, na masabi mo sa boss mo, no? Totoo. Boss, nakabenta. Yes, yes. Oh. Nakadagdag ako ng benta. Tapos tinanong, kan mo benta? Benta niya ganito. Oh, sabi ko, good shit ah. Okay, ganda ng ano. Hindi tumawad. Ganyan. Yes. Putangin na, kaya pala hindi tumawad. Kasi hindi pala kukunin. Para mamaya, closing na. Parang, Jay, balik mo na lang sa shelf. Grabe no, hassle ng ganun. Siguro mga ano, anong nangyari? Siguro mga tatlong beses siyang na ganun. Mm-hmm. Pero after nun, parang natuto na siya natuto na siya, kasi no? Parang naging instruction hanggat hindi binabayaran. Magbaba. Yun, kaya nga na pag-usapan namin ng Team Boss Pau. Yun nga, natry na rin natin yan eh, di ba? Kaya nga ito, every time na kapag may customer na sure buyer kuno at nagbibigay na ng details, ito ay nagsasabi, nag-down payment ba yan? Minimension agad na ito na nag-down payment ba yan? Kasi medyo na-phobia na kami na nagpadala kami ng malaking item, nagpadala kami ng mahal na produkto sa LBC. Okay, okay. Tapos, hindi namin pinag-down payment kasi nga gusto namin bigyan ng opportunity yung customer na magtiwala sa amin. Benefit of the doubt. Benefit of the doubt. Kasi nga, yun nga, yung iba kasi nakaranas talaga ng mga scam. Scam. So, parang parang din maka-serve kami ng maayos, try namin na deliver sa inyo. Ano ba ito? Parang LBC yung pinag- branch pickup? Parang branch pickup. Or COD. Kaya COD. Minsan COD pa. Madalas COD. So, ayun, ano nangyari? Ay, naku. Naalala ko lang. Oo, yun. So, ang nangyari, pagdating sa kanila ng produkto, hindi nila kinukuha. So, yung produkto, nag-i-stay doon for 1 week hanggang sa i-return to seller na. So, kumbaga, doble gastos ka. True. So, ngayon, nagbalot ka noon, nag-bubble wrap ka, nag-scotch tape ka, nag-effort ka, pumunta doon, nag-tricycle ka, nagbayad ka ng fee. Nagbayad ka ng fee. Ang ending, hindi niya kukunin. Sinayang mo yung time, sinayang niya yung time mo, the same time, nagbayad ka pa ng bills. Malala noon, hindi niya kinuha. Babalik ka ulit. Ganun ulit. Pag transpo ka ulit. True. Ka ron, diba? Yun. So, hindi lang naman din kasi yun about sa pera. Yeah, siguro sa time. Time. And effort na binubuhos namin mga seller totoo. Para ibigay yung magandang serbisyo sa inyo. Kaya kung nagtitrip kayo, please na huwag niyo nang gagawin. Tigilan niyo yan, ha? kaya kami, bro, hindi na kami nagpapa, ano, hindi na kami nagpapa cash on pickup. Kasi, yun nga, sa live selling dati, ganun. Eh, minsan yung margins, lalo sa figures, lalo yung maliliit. Maliit lang. Maliit lang margin dyan. Minsan, margin dyan, 250, 300. Oh, malaki na nga yung kung tutusin. Yung iba talagang sandaan lang. So, kung gagastos ako sa cash on pickup, grab or rider, di ba? Kung magkano papunta. Tapos, ma'am, di makontak yung ano eh. Yun. Yun yung puto. Ano babayaran mo? Kasi maawa rin sa rider, bro. Di ba? Hindi sila babayaran. So, diba? Babalik nila ngayon yung item. Siyempre, ikaw naman, gusto mo i-secure yung item dahil nangapital ka dun. Sayang yan. So, babayaran mo ulit. So, doble. Talagang talo. May talo. Kaya ever since nun, hindi na kami nagano. Parang ang sinasabi na lang namin, parang, guys, pag gusto nyo COP, sorry, hindi na kami na gano'n yan. Kasi, in-explain ko. Talaga, kasi pag ako mag-explain, kasi may ganito nangyari dati. Mm-hmm. Kung gusto nyo, guys, i-legit check nyo na lang kami sa lahat ng page okay. na alam nyo, sa lahat ng groups. Yun yung maganda. Only vouch. Only legit check. Legit check. Hindi mo naman din masisisi yung mga customer minsan na nagda-doubt talaga. Pero, yun, do the research first bago kayo bumili. Kasi ngayon nga, sa panahon ngayon, madaming gumagaya ng fake na account. Kami! Recently lang! So ngayon, gayang-gaya, alin niyo ba ginawa niya? Gumawa siya ng... Tiyagano na, bro! Galing! Dami yan. Gumawa siya ng dami account ng LTOP Gaming Hub, same profile picture, same details lahat, pati address ng store. Alam mo yung 200,000 followers namin, nagaya niya din. Nilagay niya dun sa bio niya. galing. Nilagay niya dun sa bio niya. Level up din yung mga scammer. Oo, level up talaga. Ibang level. Hindi mo talaga sila maano ngayon. Kaya, ayun, maraming pumunta ngayon dito na customer na nag-complain. Ay, di ba nagpapa-refund yung iba? Oo, nagpapa-refund. Kasi nga, ang ginawa ng scammer,
Kapag may, kung hindi kayo ano, sang-ayon sa amin or may concern kayo, pwede kayo dumiretso sa store namin, which is binibigay yung store namin. So ngayon, nag-down payment dun sa scammer, pumunta ngayon yung, ano, yung customer dito at nire-reklamo yung down payment niya. Sabi namin, hindi po namin na-receive yan. Kanina po kayo nagbayad. So yun, dalawang customer yung pumunta, no? Isa sa Green Hills, isa rito. Kasi automatic nun, syempre, itatrack nyo agad yun eh. Oo. Papost mo agad yun na parang, guys, hindi kami to. Oo, hindi kami yun. Kasi nga, baka marami pang magbayad doon. Automatically, ganun ang mangyayari. So yun, yung isa rito na customer, nag-down ng 4,000. Doon sa scammer. Then, pumunta siya rito kasi nga sabi ng scammer, dito pumunta kapag may concern. At least sila i-chat. Kala mo, legit talaga. Kala mo talaga, legit eh. Ano nga yung store-store? Hindi nga naman store-store. Pagpunta ng, ano, pagpunta ng customer dito, ayun, wala talaga. Wala kaming sabi, sir, hindi po talaga namin ang sagutin. Nakita ko yan, bro, yung post niya. Nakita ko. Unang ginawa ko, chinek ko rin yung page namin. Kasi baka mamaya may... baka may kakambal din. Baka may ganun din. Awa ng Diyos, medyo ano naman. Wala naman. Ay, guys, wait lang ha. Medyo nawala yung headset ko. Naririnig niyo ba yung voice ko? Yes, okay lang. At least meron akong mic. Ayun. So, yun, grabe lang talaga yung mga tao ngayon. Talagang nagle-level up. Nagle-level up na sila. And akin lang ha, based lang sa may... analyzation ko. Minsan yung, ayan, thank you for your support. Ayan. Minsan yung mga, ano na yan, yung mga scammer na yan, malaking suspecha ko, haters natin yan. Malamang sa malamang. Haters na scammer. No? So, ginagawa nila yon para sirain yung page natin. No? So, and kasi yung mahirap sa culture ng Pilipino eh. Sad to admit, no? Oo, na ayaw nilang nakikita yung isang bagay na tumataas. May memes nga ngayon, di ba? We're Filipinos, bawal umangat. Magalit yung kapitbahay. Di ba? Magalit yung kamag-anak. Magalit yung kapitbahay. Bakit ganun? Siguro, dahil nasa third world country tayo, oo, mahirap na bansa tayo, and lahat tayo nakaranas ng hirap. Kaya parang, gusto natin lahat na lang tayo nandito. Oo. Pero which is sobrang mali, sobrang pangit na. Mali 'yun. Let's support each other na lang para mas tumaas yung alam mo 'yun, yung value ng mga bawat isa sa atin kasi ganyan yung, talaga pag ganun talaga eh, feeling ko ganun talaga eh, parang pag masyado kong magaling sa na Kobe Bryant, nagkaroon ng hater din yan. True. Diba? So parang pag masyado kang magaling, LeBron din naman. LeBron, diba? Jordan. Alimaw, diba? Pero may mga haters. Kumbaga kambal yan ng ano eh. Ng success eh. Pag-ibat ng success. Ako yun ang tingin ko eh. Sa tingin ko parang hanggat parang wala kang hater or ano, parang wala ka na pabuto na, hindi ka pa established. Ganun na, okay, umaangat. Pero yung pag ang angat mo kasi mabilis. Oo. Diba? Pag normal yung angat mo, okay lang. Pero pag yung angat mo mabilis, parang daming ano eh. Daming nagugulat eh. Kala nila illegal yung ginagawa mo. Hindi nila alam yung behind the scene. Hindi nila alam kung ilang luha yung pinatakbo sa sahig. Blood, sweat, and tears. Literal na blood, sweat, and tears. Inikita na lang kasi nila, yun yung mga inaani or nagbunga na lahat. But ngayon ba nakikita nila na ngayong season natin, so wala magpasok ng year na to, medyo hindi maganda. Pinag-uusapan. Di ba? Kaya nga nagpa-podcast na lang kami. Ayun, kaya ayun, kumbaga, podcast na lang tayo. Magkwentuhan na lang tayo dito at kung ano-ano, di ba? Natawa nga ako nung nag-message ka nga na parang, basta ako, kumusta dyan sa GH? Ayun nga, kasi nga problemado. Sabi ko, walang tao sa GH. Kasi may, yun nga, sabi ko naman, may dip kasi yan normally after January. Kasi syempre November, ayan, mga bear months, goods yan. Hanggang January may overflow yan eh, na mga napamaskuhan. True. So after nyan, syempre, naturally, hindi pwedeng umangat ang umangat. And bababayan. Bababayan. So, yun. So parang, kaya nga sabi natin kanina, di ba, kung balak nyo magnegosyo, kailangan matatag yung buo. Matatag, niya, buo ang buo. So kaya sabi mo kanina eh, hindi siya para sa lahat. Hindi siya para sa lahat. Kailangan mo maging matag. Kailangan, basta as in, iba yung laban sa pagninegosyo. Kailangan buong-buo. Buo ka. Handa kang mamatay sa sa sarili mong ano, pag-iisip. Or, basta, malalim siya. Pero, still, without our team, hindi natin magagawa yun. Yes, without Kuya Greg, without Carl, and all my stuff, hindi ko magagawa kung anong meron ngayon dito sa Hilltop. And for sure, ikaw. Diba? So, yun, nagpapasalamat na ako sa team na yun. Totoo yun. And, ayun, basta,
Kung gusto niyo magnegosyo, talagang go. Huwag niyo nang pag-isipan. Oo, mahirap sinasabi namin. Hindi naman yung palagi niyo maririnig. Pero may mga season din na pag binigay sa inyo, lahat ng paghihirap mo, sasabihin mo, thank you, Lord. Lahat, di ba? And, ang goal kasi natin bilang mga negosyante, bilang mga business owner, boss pa, for sure, ito rin na. Gusto mong mabigay lahat sa staff mo yung, alam mo yun, yung mga pinaka-the best na kaya mong ibigay sa kanila. Di ba? Like yung increase sila ng sahod, i-promote sila. Mm. Di ba? Yun yung mga goal natin eh, di ba? Sorry. Okay, sige go. Ayan, okay, narinig ka namin. Hello. Narinig ka namin. Ayan. Loud and clear. Ayan. Hindi ko alam kung... Nawawala. Okay, ako din, nawala. Hello. Baka dyan. Ay, nabunot. Ayan, nabunot. Ito, hindi ko alam. Ito kay Boss Pau. Ito ba ako? Ito, parang ito ko eh. Pangatlo. Hello. Ayan, okay na. Ayan, good. All good sin the hood. Okay. Rinig na. Ayan, yun nga sabi ko, Boss Pau. Kumbaga, tayo mga business owners, gusto natin na mabigyan din ng magandang buhay yung mga empleyado natin. True. Oh, diba? Totoo. Hindi tayo, sabi ko nga sa kanila, samahan ninyo ako sa hirap na dinaranasan natin ngayon. Mm-hmm. Asahan ninyo, bibigay ko rin ng pinakamasarap kung magiging maasenso tayong team. Yeah. Totoo. Diba? Totoo. So, hanggat kaya nating ibigay natin yan. Mm-hmm. And totoo. Yun, nakakatuwa yung team ko kasi talagang tinutulungan nila ako. Kung stress ako, stress din sila. Kikita ko nga sa online nyo eh. True. Galing eh. Tulungan kami. Nakakatawa, nakabilib. Rinig ba ako? Yes. Rinig. Yes. Clear. Okay. Clear ka, oo. Ganyan din ako kanina. Kasi narinig ba ako na ito? Sayang usapan natin. Baka mamaya hindi rin na-record. Galing. Baka tingin tuloy ako. Oo lang ng oo to. Ayan guys, so we have 14 minutes left. So ngayon, okay, ikaw naman. Ano yung makikwenta? Paano mo malalaman na ang isang customer, eto longest lang? Mm-hmm. At hindi bibili. Sige nga. Nung una ko kasing salang dyan sa sales, una hindi ko pa mababasa yung isang tao kung bibili o hindi. Mm-hmm. Eh di ako naman, I'm trying to learn. Sige, kausapin ko muna to. Hindi ko pa nababasa kung paano yung galawan ng isang buyer or hindi. Mm-hmm. So yung pagtagal, alam ko na yung mga body language nila, yung dialogue nila kung bibili o hindi. So yung paano ko nalaman kung bibili yung isang tao? Mm, sige. Meron kayo nito, may picture sila pinapakita from the pwede, phone. No, yes, available sign po. Yun, sign yun. Kuha ko isa. Reference din. Sarap ng ganun. Oo, mabilis. Fast transaction. Alam yun nga, alam nila babalik tayo sa alam nila kung ano yung gusto nila. Yun, gaya na sabi niyo kanina na pag may pinakita ng picture to, potential buyer to. Eh, paano pag Tolonges naman? Pag Tolonges, iba-iba ang hinahanap nila. Obvious. Hinahanap na wala. Obvious naman na toys for gaming. Meron kayong... Kukunin ko na sana kung meron lang kulay pink. May keyboard kayo? Kukunin wala, ay, no? May PC pa kami. Gusto ko sabihin, ganun eh. Sampain ko kaya ito. Meron kayong Razer na keyboard, yung ganto-gantong sinasabi. Sabi ko, sir, wala po. Ano ba kami dito? May laptop ba kami dito? Puro Game Boy ngayon nandiyan sa harap mo. Ano laptop? Game Boy. Game Boy. Puro Game Boy like ngayon. Harap mo keyboard. Tapos yun na. Yung pinaka-worst nun. Ang daming tao nun. Last year yun eh. May mga tao sa likod. Sila na yung next eh. After may bumili na. Thank you, ma'am. Tapos dalawang bading yun. Parang bading na matanda. Sure ka bang bakla talaga? Bakla! Grabe ka, ginashwag. Bakla talaga. Kasi sumandag ko may gas. Paano bakla? Paano sabi ng... Sumandag. Guys, wala tayong problema sa... Wala. Shoutout. Mahal namin kayo, guys. Wala, sorry. Sabi nating tropa nga. Katawa lang to. Hindi, paano lang na-confirm, di ba? Confirm ano kasi... Lang, tanong lang, di ba? Paano na-confirm na ano? Di ba may glass cabinet tayo doon? Di sumandag. May pilantik ba? Parang gano'n. Iba eh, no? Medyo mataas yun eh, parang upper half body. Meron pa kayo ganitong unit? Meron pa kayo unit na ganito? Ay, yung ton. Ay, ganda. Sa akin ganyan eh. Sa akin na ganyan. May pitik pa na ganyan. May para flamingo. Nakakatawa sila that way eh. Parang cute lang. Ako, sige, entertain ko. Sige, wala akong problema eh. Ito po, nilabas ko.
ang dami niyang tinatanong sa akin. So lahat nilabas mo? Nilabas ko na, hindi lang yung sa akin. Kasi bawal doon. Nilabas ko yung mga tinta. Alam mo nagkalabasan eh. Nilabas ko yung mga display doon, ganito, ganito po yan, ganito. Iba-ibang model. Iba-ibang model. Meron silang inahanap na alam nila na hindi naman pwede doon. Okay. Parang sabi ko, tulonggis to. Ang hirap ka usap. Ilan nakahanap ng ano, may pwede ba yung PS5 games dito sa ano? Sa burning? Pwede. Sa 2030, pwede na siguro. Parang 2030 ba? Wala, no? Oo, parang ganun. Sorry, ha? Hindi. Kasi hindi ko naman ginusto na ganun isipin ko kasi nga ganun yung binibigyan nila sa aking galaw. So, ang ending nga, hindi ka talaga binilhan? Doon, binilhan. Tapos, ang tagal pa namin nag-usap na siguro 20 to 25 minutes. Talaga, kasama. Tapos, may mga tao pa sa likod. May waiting. May waiting talaga. May queue talaga. Yan yung mahirap. Yung priority mo siya. Tapos, na set aside mo yung talagang bibili. Oo. Eh, paano ko yung talagang bibili ay nagmamadali? Mamadali yun. Loss of sale. Hindi mo na convert siya. So yun yung problema. Kung walang tulong. Tapos ganito pa yun. Nung kausap ko yung dalawa na yun, ngumingiti ako sa mga tao sa likod. Ah, wait lang po ha. Para mag-stay para sila. Para hindi mawala. Oo, ganun. Tama. So yun. Malis na. Walang nangyari sa amin nung kausap ko. Awit. May ganyan akong epic. Epic yun. Ano yun? Naalala ko sa base one yun eh. Ano naman yun? Pagdating niya, pa-closing na kami. Closing na kami nito. Pa-closing na kami. Babae. Cute. Medyo cute. Yan tayo sa cutie. Hindi ko makakalimutan. Yan tayo sa cutie. Pag cute. Hindi ko makakalimutan. Alam mo, gusto ko sanang i-re-enact. Kasi medyo maganda yung mga acting nung babae. Mm-hmm. Sabi niya, pagpasok niya. Yung base one kasi medyo maliit yun. Mm-hmm. Kasi yun yung unang store. Hi, sir. So parang, hindi, pagdating niya. Hindi, pumasok. Sabi niya, ay! Sabi niya, ito yung hinahanap ko. Galing, galing. Tagal ko nang hinahanap to. Sabi niya, tagal ko nang hinahanap to. Sabi niya, tagal na, magkano to, kuya? Galing eh. Magic ko. Galing. Babae, medyo tinama, medyo naano ko eh, na-stun ako eh. Na-stun. Mm. Na-stun ako kasi medyo cute. Pong. Tagal ko nang hinahanap. Anong ba ma'am yun? Ano ba yun? Sabi ko, ma'am. Kunin mo na, ganyan. Sabi ko, ano ba yung ano? Basta ang dulo nun, parang, di rin kinuha. Dumiretso na sa dulo. Kasi alam niya, ang dami niyang gagayahin na mahirap na ano eh. Tagal ko nang hinahanap. Ito talaga yun. Sabi, imagine mo yun. Kaya nagkakamali, parang kasama pa yung boyfriend yata. Mm. Sige. Okay. Parang kasama yung, sa pagkakatanda ko, parang kasama yung boyfriend. Tapos parang hindi ko alam kung paano nag-transition. Basta parang ang dulo, parang mag-iisip, parang ganun. Hindi ko na lang matandaan yung ano, kasi medyo matagal details, na. Oh. Isa pa lang yung store nun eh. Parang, hindi ko lang makalimutan yung part niya na, kasi yun nga, may bonus raw, di ba tawag? Oo. So sa akin kasi pag ganun, automatic yun, 100% yun, makuklose yun. Mm. Sarap yung yes. Yun yung mindset mo. Oo. Ito na yun! Oo. Sa isip ko, ting, matik. Alam mo na, minta, di ba? Ito na yun talaga. Tapos ending yung ibibili. Oo, ganun talaga. Oh ma'am, oh. Naku ma'am, sakto ma'am, last piece na yan, kunin mo na. Jeez. Ano, diba? Last piece na kunin mo na ma'am, medyo mahirap hanapin yan. Depende naman, pero alam ko nung time na yun, yung hinahanap niya, para medyo uncommon. Hindi ko maalala kung rare lang, pero uncommon. Hindi siya common. Kasi nga, matagal yung hinahanap eh. Mm. Yun ang, ano, totoo naman talaga na hindi common yung item. Hindi ko na lang matandaan kung ano, Marvel Legends yun. Kasi pwede naman na, kung talagang nag-iisip kayo, sabihin niyo lang agad na pag-iisipan. Yung magpapaasa ka. Huwag yung magpapaasa na. Siyempre tao lang din. Part of the job pero. Part of the job pero bilang negosyante kasi, isa yun sa mga fulfillment namin na siyempre hindi kami araw-araw panalo. So, maraming araw din kaming talo. So, kapag dumating yung time na may panalo kami, doon kami na-excite. Kaya kung bibili ka kunyari ng ganito tapos mag-withdraw at mawawala ka sa mall, yun yung masakit, di ba? And meron ako naging customer dati. Bumili siya ng statue worth 90,000. Okay. So, bumili siya ng, wow, sabi ko, wow. So, maganda naman yung kita kahit pa paano. Ganyan. Ngayon, bumalik siya sa store, mamimili daw. Yung FF ba to? Hindi naman. FF, Final Fantasy. Hindi. Ano ang binili niya? Ghost of Tsushima. Yun yung unang Ghost of Tsushima na nabili. Tapos ngayon, bumalik siya doon sa GH. Kukunin niya naman yung Mega Man. Okay. Yung Rockman. Ewan ko, di ba alam mo yun? Rockman. Oo. Nandun. Ngayon, pinadala na sa akin yung box and all. Hindi na pinag-down payment ng mga staff ko kasi nga bumali na before. Okay. Ngayon, binax na namin lahat-lahat and all.
2 weeks na yung box nandun pa rin. Wala. Anong nangyari? Wala, hindi na talaga bumalik. Wala, hindi na. So, maaring siguro, sure buyer talaga siya. It's just that siguro nagkaroon ng problema or may mga ibang priorities or baka talagang umalis ng bansa. May mga ganun naman. Ngayon, that time, talagang hindi na namin talaga hinahayaan na mag-box on box kapag walang down payment. Yes. Kasi nga, guys, sana maintindihan nyo na kapag statue kasi medyo matrabaho talaga. And may mga iniingatan kami doon, like ng resin kasi yun. So pag may nabali doon, wala na. The more na ginagalaw mo siya, medyo tumataas yung chance na magkaroon ng issue. Kumbaga, ano naman, experts naman yung naghahanap. Pero still kasi, syempre, parang sabi mo, 1 is to 100 chance pwedeng magkaroon ng meron, may percentage. Tsaka mali mo, dumula sa kamay mo. Unexpected, di ba? Narinig ako sa inyo na gano'n na. Oo, ako ilang beses na ako nakabasag doon. Yung mga figures. Ako recently, hindi naman recently, meron kasi ano, parang yung wala na akong practice masyado. Kasi di ba marami na kaming mga taga-unbox the box eh. Marami na kami mga boys eh. So medyo bihira ako na siyang gawin. Meron kasing gaang na kailangan yan eh. Pag resin. Di ba? Pag medyo mapigat yung plak. Napubali. Shit! Shit! May gaang yan na kailangan ng kamay eh. Dahil maglilit na parts, magnetic, ganyan. Pag wala akong practice, tas syempre medyo physical work ka na. Medyo parang may bigat yung kamay. Oo, tama. Ganun. Sa akin naman, boss pa ako kasi naranasan ko dyan, yung kay Dante. Dante Senfer. Gulapa? Gulapa? Ano? Devil May Cry. What? So, 1/4, sabi ko nga dapat eh. 1/4 scale yun. Pwede maging meme to. Prime One Studio ang gumawa. Ngayon, ganda yun, nakita ko yun. Oh, naka-display yun dun sa upper part ng glass cabinet namin. And medyo mataas talaga yun. Hindi mo talaga siya abot kung gaganunin mo lang. So kumuha ako ng upuan namin. And wala talaga kami upuan dun sa GH. Kasi nga wala kami paglalagyan ng mga magagandang upuan. Ladder. Yun, kasi nga maliit lang yun. So tinagtsagaan ko yung stool na upuan. Trinay kong tumayo dun at may kinakabit ako ng mga parts niya. Ngayon dumulas sa kamay ko kasi yung tinatapakan ko nga magaan yung upuan. So umaalog-alog. Nabitawan ko ngayon yung baril. Buti di pumutok. Putol. Hindi pumutok pero pumutol. Hindi pumutok pero naputol. Putik. Ayun. So pagtingin ko ng ganun na siya, putol. Hindi ka mag-stand-up comedy. Di ba? Ang ganda ng mga tirada na ito, di ba? Mga on the spot eh. Sorry kung na-interrupt kita. Sorry. Dadya, wala ka na trabaho bukas. Okay, thank you. Good night. Binabasos mo ako. Ang cute mo. Pero ang swabe naman. Ganyan kami pa nag-uusap talaga kami. So, yun. Sabi ko, shit, sayang yung ganun. Kaya nga sabi nung isang staff ko, buti lang, ikaw yung nagkabit, kuya. Naku, kung ako yan, magbabayad ako. Hindi mo alam mo, matutuwa ka, mabubuisit eh. Kaya sabi ko, alam, best na ako nakabali doon. Tapos one time si Ken, dito yun eh. May bumili. Ayun, bonus round din yun. Tapos sabi ko, pumunta dito yun. Unang labas natin ng RG405. RG405B. Wala po kaming benta noon na hanggang 3 PM. Ito yan ha. Oo. Tatlo kami. Ah, tatlo ba? Ano to ba? Wala. Alicia, ako, tsaka si Ken. Dito yan. Wala pa to. So, dyan yun. Wala pa tayong benta, guys, ha. May pumasok ngayon, madam. Madam na, saktong-sakto lang na, pero saktong-madam lang. Pero alam mong may pera. Hi, ma'am. Siyempre, sis mo, first customer, ganyan. Plural ba yung damit, bro? Hindi naman. Hindi. Simple lang eh. Simple lang talaga eh. Oo. Kasi pa plural tapos ano, di ba? Oo, typical. Ayun. So pagpasok niya, sabi niya, meron ako napanood sa inyo eh. Yung malaki na RG, ano ba yun? Pinakita niya yung picture. Ah, ito po, ma'am. Tapos di sinabi niya, oo, yan yun eh. May stock ba kayo? Yes po, meron pa po kami tagdalawa niyan. Ganyan. Ay, kailangan ko sana 15 pieces eh. What? Shit! Magkano isa? 12? 12K? Yung tingin namin tatlo. 144 rin. Oh. Parang ganun, no? Oh. Awa ba? O, parang ganun, no? 144. Sarap yan. Wala na talaga kaming stocks. So, bilis yung sabi ko, bilis ko nun. Hindi pwedeng ano yun. Hindi pwedeng pakakawalan mo yun. 12K times 10, 120 agad. 120. Additional 20, 144. So, yun. Sabi ko, shit, paano kaya ito? Kailangan nating magawa ng paraan. Ma'am,
okay lang po ba for delivery siya? Sabi niya, kailangan ko kasi ngayon eh. Sige, try ko ma'am kausapin yung supplier. Tinuwa ko, padalam mo ako ngayon! Wala kaming benta, umayos ka! Oh, pinadala na ako agad-agad. Sabi ko, ngayon na! Kung pwede lang lalamove or grab, padala mo na. Mm. Pinadala naman niya. Dala niya, kala ko yun na, matatapos na yun doon. Nagturo pa. Na meron pa. Bonus round bonus na. Round kala ko yun na. Yun ang bonus round. Mm. Ang ganda na ito. Sabi niya, natrainta niya yung Mario na ano, set. Malaki. Yung lahat ng characters na ano. Yung resin. Yung resin. Yung kaya lahat ng characters nandun. Sabi, ang ganda na ito. Magkano to? Tumawad ng konti. Kinuha agad. Sarap. Bukod doon, hindi pa na. Ang dami niya pang kinumang figures. Tapos ito na si Ken. Siyempre, first customer, nanginginig kami. Ang laki ng transaction, more than 300,000. Ito pa yun, sabi ko, kuha lang siya ng kuha, ang sinabi niya sa amin ng huli, nagtatanggap ba kayo ng cheque? Ay, shit. So, medyo napapaisip ako. Kailangan ko cash eh. Sorry ah, kasi baka mamaya, tumalbog yan. Sabi ko, ma'am, sorry ah, cash lang po talaga tayo. Eh, di ba 3 PM yun? Sabi niya, sige, don't worry. I call my secretary. Uy, heavy ah. Heavy? Akin na yung bank account mo. So after yung magturo nun, nasa more or less 200 to 300K. Akin na yung bank account mo. May ability yun. Oo. Manager yun. Yung kinu- Wait lang. yung kinuha niya yung bank account ko, pumapatak yung oras, 4:30 na. Oh. Mm. Sabi ko, shit, hindi aabot to. Mm. Kasi 5 lang yung bank ko. Mm. Pagtawag na pagtawag yung secretary niya. After 15 minutes, sir, pa-check ng bank account mo. Pumasok. Sabi ko dun siya, no, sa loob. Wait, pag ako nagsabi ko na nung pumasok na, magse-celebrate talaga tayo. Oh, nung pumasok. Nandun ako sa labas, hinihintay ko yung ano eh, binipintahan ko eh. Wala pa din. Ibang angulo na naman, mga ilang minuto, check na naman. Ano, wala, wala pa din. Lord, sana pumasok, Lord. Mm. Tapos mga ilang minuto lang, pag-check ko, boom. Pumutok yung bank account ko. 300 plus. Sarap. Pag ganun ko, shit. Plate ko. Dumaan ako sa likod. Nandun si Kane. Bayad na! Bayad na! Pag-aaral mo sa client, ano yun? Plate cool, plate cool. Plate cool, plate cool. Sige na, kunyari sanay tayo dyan. Maliit na bagay. Maliit na bagay, di ba? Gusto ko yun. Okay, so pagdating dun, ma'am, akin na po, bali pumasok na. So prepare na lang po namin, ganyan. May mga kailangan pa po ba kayo, ganyan. Mm-hmm. So niya, okay na, siguro balik na lang ako next time, ganyan, ganyan. Okay, Ken, so, please pakuha naman ako ng ano box. Eh, syempre, dahan-dahan. Itong Ken, binabalik na namin dahan-dahan sa box. Nandun na siya kay... Yung Mario, kalaban, Mario. Ba, yung may Kupa, pagong. Si Kupa, si Kupa. Ay, Kupa. Si Bowser, ano yan? Kupa. Si Kupa. Basta yung si Bowser. Bowser, yung pagong na malaki. Si Bowser. Ngayon, ayun yung pinakahuling-huli lahat. Pagtanggal ni Ken, sumama yung ano, yung paa. Sumama yung pa. Nabali niya. So, kung sabi niya, hindi siya mapakali. 10 minutes na siya nasa loob. Ito yung kinuha. Ayan, yan. Ito. Pwede, pwede ba ito yung flash screen to? Yan, pag pakita natin sa audience. Ayan. Sige, papakita natin yan. Papakita natin. Papakita natin yan. Oh, diorama. Yan. Yung Bowser na yan, yung last na yung tanong ako, yung Bowser, iba yung kay Koopa. Iba ba yun? Sorry, hindi ko. Iba ba yun? Sorry, ah. Ito si Bowser. Ito yan yung gitna. Pero ito, ano to? Hindi nga siya si Koopa. Bootleg lang to. Hindi ito yung original na ano. So ngayon, pag ano ni Ken, natanggal, hindi pa rin paa, yung stand nung, paano yun Ken? Di ba dun sa paa nun, mayroon yung stand, ay may peg. Oo, oh, may peg. May support siya, tas may bakal. Yun. Natanggal. Yung bakal? Yung bakal. Hindi, yung peg. Yung natapisan. Okay. So ngayon, pag nilagay mo yun, gumagal. Si Ken, hindi lumalabas, 10 minutes na. Kausap pa lang si ma'am, sabi ko, ba't ang tagal nito ni Ken? Sabi ko ngayon, eto na. Pagpasok ko sa likod, Ken, kuya, sabi niya, umumutla. Oo. Kuya, may sabihin ako, oh bakit? Naputol ko po yung ano, sabi niya. Wala akong reaction. Oh. Hindi ganyan. Ken, anong reaction ko? Ano? Shit! Sabi ko, tang ina, sayang naman yan. Pagtingin ko, yung parang naging, tang ina, sayang. Trying to compose yourself na pa. Kasi, oo, kasi, ang galing, nakakahiya baliin yung tiwala ng customer eh. Mm. Tapos ngayon sabi ko, takbo ka ng mahitiban doon. Takbo ka, ganyan.
Tapos sabi ko, wait, Ken, hindi natin pwedeng hindi sasabihin sa customer. Oo. Ang laki ng binayad, baka masira yung tiwala. So explain tama, natin tama. Agad, Ken, lumabas ka na, please. Paglabas niya, ako pa, dito lang sa CR, di ako mula, ikaw magpaliwala. Yung kaya talaga ako, namumula ako. Kasi nga, syempre, ang dami ko ng pagbabola doon sa customer. Mm. Then, merong instances stock, talaga na, basta sablay kayo, unexpected. Accidents talaga. Accidents so happen. Sabi namin, paglabas, Ken, ikaw muna mag-explain, tapos lalabas ako doon sa sundotan ko. Pag-explain, ma'am, sorry po, may nagkang problema po, naputol po yung ganito. Di medyo shock. Ala, gumanon yung customer. So parang magba-back out na. Panic ka rin nun. Sabi ko, ma'am, pero if ever naman, kaya naman po natin gawa ng paraan yan, dikitan na lang po natin. And if bibigay man yan, na talagang panag-display nyo, tapos masira siya, sige, re-refund ko, bumbo. Pero isi-secured po namin 100%. So yun, pumayag siya. Reassurance. Oo, kumbaga may warranty ka na talaga pag nasira yan, bumagsak yan. Wala na akong pakialam, mali na talaga namin yun. So talagang ginawa ko, sinecured ko talaga siya, as in parang naging bago siya. Okay. Talagang hindi natin bibigay yan ng hindi maayos. Okay. So yun, nahabol namin at the same time yun. Masaya siya na sabi ko, ma'am, sige, instead na, ano mo yun, maganda yung kita, binigyan ko lang siya discount. Diniscountan mo ma'am, sige, bibigyan ko lang may discount. O, di ba? Parang, ano mo yun? Pakonsuelo. Pakonsuelo eh. Kasi syempre, kahit naman din ako yung buyer, hindi rin ako magiging masaya. Tsaka maganda naman na yung laban niya na ano, may warranty. Kaya sabi ko, yun, simula nun, si Ken, phobia na. Ayaw nang umawa ng statue niyan. Sabi niyo na talagang sabi ko, Ken. Masakit sa puso. Buti na lang, Ken, napili yun. Kasi kung hindi yun, ako. Sayang yun. Yun, napaka-serap sa experience na yung ganung customer. Mm. Tapos yung paglabas ng customer, syempre mga chill lang. Papakita mo na sanay ka talaga diyan sa ganyan. Transaction yan. Maliit na bagay yan. Tauna naman. Paglabas. Fake it till you make it. Oo. Hanggang masanay ka talaga. Syempre paglabas, thank you ma'am. Balik po kayo. Simple lang, no? Sabay paglabas na. Yes! Yun! Bili tayo magkain! Celebrate ka. Merienda. Basta maraming in order. Sabi ko, yes. Ayun yung mga... Ayun! Ken! Nag-early close kami. Ah, talaga? Puta. Early close, no? Oo. Nag-early close tayo. 5 p.m. ba lang? Sarado yung store? Sarado yung store? Magpahinga tayo. Sarap. Oh, Diyo. Kota natin, lima lang eh. 15-12, maigit marami pa. Alas 3. Sarado yung store. Pa, no? May statue pa. Magpahinga tayo ngayon. Alas 3, walang din. Ganon kasarap yung experience namin na yun. Na unforgettable moment talaga. Ayan, sa sobrang sarap na pag-uusap natin, 1 hour and 7 minutes na tayo. So, take two. Ay, ano ba to? Kala ko itutuloy ulit na. Hindi. Okay na. So, ayan guys. Sobrang nag-enjoy talaga ako, boss. Wow, ikaw ba nag-enjoy ka? Oo naman, sobra. Oh. Ikaw, boss Carl. Bitin na bitin yan. Nakakatawa yung muli nating conversation, di ba? Ikaw? Oo naman. Di ba? Pero masarap na mapagkwentuhan yung mga gantong bagay. Kasi parang mas lalo nakaka-inspire na bumenta sa mga customers natin. Oo naman. Sana soon, I know soon, magkakaroon pa tayo ng mas maraming memories sa kanila. Yes. Mas magkakaroon tayo ng mga... magagandang experiences na, uy, ito, bumili ng ganito. Lalo pang marami talaga. Mm, yung nakakawala ng pagod. Sa amin, ganyan pag life size, bro. Eh. Oo. Iba yun, ah. Ibang usapan yun. Pag life, yun nga, yung huli naming, isang ganun. Ito, hindi ko nasabihin, no? Senador, eh. Senador. Oo, grabe. Ironman na life size naman yun, senador. Malala, anong pinangregalo. Grabe, no? Pinangregalo. Yun, sarap. Ang sarap nung ganun. Ano yun? Kung di ako nagkakamali, parang 380. What is money, no? What is money? Paper only. Paper only. Paglaki ko talaga, gusto ko rin mag-senador eh. Oo. Di ba? Senador yun. So, ang ganda kasi pag gaganon, lalo na pag may mga tao ka na hindi pa sanay sa ganong kalalaki. Mm-hmm. Medyo may konting panic eh. May panic talaga. Kalma. Sanay tayo dyan. Pero totoo, hindi tayo sanay dun. Pero at some point, bro, ayun, katulad sa amin, no, syempre, yun nga, mga resin. Masasanay. Sarap. Masasanay kasi malaki talagang deal niyan. Lalo na pag malaki yung malaki yung inventory mo. Ganun. Masasanay ka naman talaga. True. Lalo na sa pag nasa toy industry ka talaga, sobrang marami kang ma-encounter na big time. Big kasi time talaga. Dati, yun nga, yung customer nga, yung nabanggit natin na lagi naka-best, di ba? 40 nun, putang laki-laki na ako dun.
So, may malaki pa rin naman siya. Oo. Malaki pa rin siya. Di naman pero ngayon siya. Kasi isang statue na lang yun. Oo. Sobra. So pero, parang dati sobrang laki niya. Pero parang ngayon, okay. Medyo sanay ka na. Sanay na kasi 40. Tayo. Eh. Parang medyo kahit nga yung mga 100, 200, medyo parang normal na eh. Sa amin na sa statue. So parang ano yan, medyo sa akin, medyo nag-iiba yan pag mga pumapanik ng mga tatlo. Wow, ayun, yan. Grabe, no? Ang sarap talaga makaka-encounter ng ganun. Sana araw-araw ganun, sana, no? Sana araw-araw. Hindi naman araw-araw yun, guys. Ayun, itong kinikwento namin. Oo, ito yung, kaya ito yung sinasabi namin sa inyo, no? Hindi madali maging negosyante, pero masarap din maging negosyante. Di ba? So, ayun, kailangan mo lang talagang panindigan. Tsaka katulad ganina, pinag-uusapan natin is yung dip ng sales ngayong mga deep panahong to. No? Kailangan kayanin mo. Kailangan mo makasurvive sa mga panahong tagtuyot. Kasi kapag na-survive mo yan, dadating din ang tagulan. Tama. Diba? Tama. Di ba? Hindi naman palagi puting habang buhay tayong summer. Hindi. So next time, din yan. Magiging tagulan din. Oo. Di ba? So, yun. When it rains, it pours. Oo, di ba? Di ko alam yun ah. Hindi. Yun lang yung mga katagang binibitawan namin at tama, mga pinangahawakan namin bilang mga negosyante. Tama. So, Kalma. Tsaka ano, yun nga, sabi ko, parang relationship lang din. Pagka sa mga may gustong magano, huwag niyong sukuan agad. Pero kailangan aralin nyo. Yun din talaga. Ako, ayoko kasi, yun nga, ayoko maging sobrang parang, tawag ito, toxic positivity. Sabi ko nga kasi, sa social media, ang isang, okay naman social media, isang cons niyan, nakamontage kasi. Siyempre, pag nagsiswipe ka, Instagram, di ba? Puta, lahat ng best memories, best ano ng lahat ng tao, best events, ilang yung mga pinapakita nila eh. Hindi naman nakikita dyan yung umiiyak ka, nadidepress ka. Wala ka naman nakikita. Sobrang rare. Di ba? Tsaka yung iba, binablock yung mga ganun. Kasi nga, sobrang gusto, positive na. So parang minsan, pag yun lang ang tinignan mo, feeling mo, dapat yung buhay mo ganun. Which is hindi naman realistic. True. Tama. Kasi siyempre, araw-araw, may mga emotions tayo. May hard work. Tsaka may hard work. Kumbaga, makikita mo na lang, nasa Japan, nasa bakasyon, ganyan. Yun yung nakikita mo, hindi mo naman nakita yung nag-ipon. Umiyak. Diba? Nag-skyplex yan. Hindi nakikita yun. So, kumbaga, may mga sariling pace, pero importante doon kung magbi-business ka para sa akin. Kasi ayaw mag-promote nung toxic positivity lang na, puta, push mo lang lahat. Okay naman yan, push mo, sige. Pero, push na may kasamang utak. Kailangan aralin mong maigi. Aralin. True. Tulak mo sarili mo, sige, kung talagang desidido ka, tulak mo. Tapos aralin mo along the way. Kasi importante din na mag-decide ka na labanan eh. Mm-hmm. Yun yung first step eh. Just step ka lang. Mm-hmm. Tapos, yun na, aralin mo na talaga. Kailangan mo aralin. Yo, tama yun. Kaya nga ako, Boss Pao, dito sa LTAP Gaming Hub, yung mga staff ko, binibigyan ko na sila ng opportunity to learn sa business. Kasi sabi ko nga sa kanila, nandito ako, hindi lang para maging tauhan ko kayo. Yeah. Gusto ko someday makita ko kayo maging successful din. No? Lahat ng kaya kong ituro sa inyo, hindi ko pagdadamot yan. Kaya yun, meron akong mga glass cabinet dyan na kung saan nilalagay ko yung mga collection nila, yung mga gusto nilang ibenta. Nakakabenta sila. Masaya ako na, may bumili ng ganito ko, ganyan. Kasi gusto kong mabusap kayo na pwede pala, posible pala. No? So, yun. Kumbaga, kung gusto nyo, may gusto kayong na-inspire kayo sa amin, so, try. Hindi naman. Tsaka pwede kayong mag-grow together. Nang magkakasama. True. Si kunwari, si Boss Mark, kunwari, nage-expand, di ba? Pwede nga yan eh. O ikaw, i-handle mo tong expand. True, yun sinasabi ko. Diba? So pwede yun. Kapag lumaki yung LTAP, hindi ko naman kayo bababayaan. Tsaka hindi mo rin kakayaan. Hindi rin kakayaan mag-isa. Since ikaw matagal nakitang kilala, nakita ko yung leadership mo, nakita ko yung drive mo sa company. Ito na sa'yo. Ito yung deserve mo. Ito yung para sa'yo. Diba? So yun. Marami tayong plano eh bilang mga negosyante. Hindi tayo kinuha natin yung mga empleyado natin na hanggang dyan lang sila. So malaki yung ano natin, yung point of view natin na gusto ko ito siya, someday. Kumbaga hindi ka na ngayon nagtatrabaho sa sarili mo eh. Nagtatrabaho ka na for them. Diba? Yung mahatak sila pataas. Kasi sila din naman yung dahilan kung bakit ka naaakyat eh. Sila yung nagpupush iakyat ka nila eh. Unpopular opinion, bro. Share ako. Unpopular opinion.
na sa tingin ko, para sa akin, unpopular opinion, sa tingin ko, hindi exactly tama yung kasabihan na sabihin walang yumayaman sa pagtatrabaho. Unpopular opinion, dati sobrang paniwala ako dun sa kasabihan yun, pero ngayon parang na-realize ko na hindi siya 100% accurate. Bad ka mo, seaman, di ba? Captain. Di ba? Pero puta yumayaman yan. Doktor. Doktor. Mga professional. Professional. Abogado. Engineer. Diba? So, hindi mo para sa akin, hindi entirely accurate yung walang yumayaman sa pagtatrabaho. Wow. Hindi, kasi para sa akin, kung maayos yung katrabaho mo o yung pinagtatrabahuhan mo, pwede. Pwede. Kunwari, yung mga operations manager. Diba na, kunwari ako, before nag-BPO ako, alam ko, sweldo ng OM before, parang nasa 70. Ganyan, ganito. So, pwede. Pwede ka pa rin umangat tapos magbe-build sila on the side. So, yung isang kaibigan ko, yung friend ko, no, taas na ng position niya sa isang company. Yun, nakapagpundar ng bahay. Wow. Galing. Sasakyan. Galing. Eh, nagpaplano pa ng isa pang bahay. Andalas mag, dalas naman nila ako, magano. So, para sa akin, hindi entirely accurate yung... Oo, syempre, hindi pa rin. Ang tingin ko nga dun, bro, parang propaganda pa na na alam mo yun, na parang i-disrupt yung workforce, ganun, ng mga small entrepreneurs, yung mga, ng mga small businessman, na parang hindi sila masyado lumaki kasi, alam mo yun, pag finifeed lahat ng mga tao mo ng ganun, di ba, pwedeng mawala madi-disrupt. So yung mga companies na malalaki, sila pa rin yung magiging malalaki. Sila lang magiging mayaman at mayaman. Kasi nakakaloko yung mga ganun na mga nakaka-brainwash, no? Oo, nakaka-brainwash, di ba? Pero hindi naman siya accurate. Pero sila, marami silang employees, wala man silang Tama. Para sa akin, hindi siya entirely accurate. Unpopular opinion. Depende pa rin yan sa'yo. Depende. Depende pa rin yan sa'yo. Kaya sabi ko sa mga staff ko, let's continue our goal. Kung mapupunta tayo kung saan man, may papangako sa inyo, dadalhin ko rin kayo. Ako, bro. Kasama ko kayo. Sabi ko, ako may pangarap ako. Ito, as an entrepreneur, as a businessman. Ito, vocal ako sa mga tao kung sinasabi ko to na parang isa sa mga pangarap ko is makapagpasweldo ng tao na sabi mo mga 70, 80, 100K plus a month. Bakit? Paano mangyayari yun? Yun ang tanong eh. Paano mangyayari yun? Pwede mangyayari. Kunwari, multiple businesses ka na. Diba? Multiple branches ka na. Diba? May, kumbaga, may regional ka. And, diba? Sa isang region, multiple branches. Pwede mangyayari yun. Walang imposible doon. Oo. So, kumbaga, utangin na ikaw, pag sumisweldo, nominato ka ng 150 a month, utangin na, mayaman ka na noon by standard. Mayaman ka na noon. So, inaccurate para sa akin yung ganun. Para sa akin, parang propaganda yun. Propaganda. Ano? Para ma-disrupt true. Small businesses. Tsaka, tayong mga business owner lang, masasabi natin, kaya natin talagang gawin yun eh. Kung magbayad ka ng 150k, 70k din sa staff mo, depende yan kung ano lang yung ibibigay niya sa'yo. Tama. Isa pa yun. Depende niya yan kung anong trabaho yung ibibigay niya sa'yo. So, pag naramdaman mo na kung anong value na itong taong to, I think, deserve niya to. So, yun. That's the time na, okay. Kasi sa sales lang namin dati, siguro di ko na siguro sabihin yung targets namin dati, pero malaki-laki. Yung mga incentives na binibigay ko before, although medyo hindi umabot sa ganung level, pero may mga naka-receive naman ng incentives. Pero may mga naging tao ko 2021 pumapal doon ng magkano. 'Di ba? Tapos nagkakaroon ng mga collection. Masarap na. Napag ngayon nga recently check namin 'yan parang may isa. Kasi binabacktrack namin lahat ng sales pati lahat ng mga napunta sa kung kanino sa mga sellers, yung mga binibigyan ng mga fans sa kanila, 'di ba? Kasi mga babae yung mga check kami, parang 700,000, bro. Grabe. Sa loob ng about 2 years. A little over 2 years, nakuha niya ng libre. Wow. Oh, sipin mo yun. Mm-hmm. Diba? So, kumbaga parang
ano, pwede ka rin umaman naman sa oh. sa team, mm-hmm. depende sa team, oh. depende sa ginagalawan mo. Mm-hmm. As long as na ginagalawan mo. Oh, ayun, yun. So, ayun na, I hope na enjoy niyo 'tong video at marami kayong natutunan. Mm-hmm. At grabe 'tong episode na 'to, may seryoso mode, may nakakatawa, mm-hmm. lahat ng mga ano, iba 'to sa mga napanood yung unang mga podcast namin. Ito ay ibang tirada. Iba. No, so sana na-enjoy nyo at importante meron kayo natutunan. Tama. So dito rin namin i-close tong episode na to. Kasama ulit natin si Boss Pau ng Mother Base. And kaya kung gusto nyo ng mga collectibles item lang, basta lahat, mga animes and all, punta kayo doon, tapat yan ng LTAP Gaming Hub. At syempre, sino to? Carl Ortega. Yes sir, yan ang ating artist. Pakita mo naman yung gawa mo, flex mo. Baka nakita ka sa buong mundo. Oh, di ba? Ay ka naman. Ako naman po si Greg. Greg Kito. Greg Mapagmahal. Opo. Ako po yung nagpiprint. Ba't ganun lahat ng galaw mo nakakatawa? Hindi ka pa naman din nagsasali. No? Pwede nga siya mag-stand-up comedy. Di ba? Hangin ko lang ha. Hindi. Oy, pero seryoso, pag trip mo, bro, pag trip niya, on the sideline or something, no? Pwede, pwede. Para magsulat ka ng piece. Mm. Sila, kailan mo si GB, GB Labrador? Alex Calleja. Ayun, ayun, Alex. Ayun. Ganun yung banat niya eh. Si Boss GB. Yung mga... Si Boss GB yung matangkad na Inglesero. Ay, oo. Oh, oh, yes, yes, yes. Kasi ang idol kong comedian ngayon, si Kuya Jobert, ever since. Ako, malala. Oo, oh, malala. Si Raulo kasi yun eh. Magtuturo ng... I love you. Oo. Oh. Oh, alam mo dyan, pag gusto mo, kasi namit namin yan sila Boss GB. GB. Mm-hmm. Sorry. Namit namin yan. Mm. Sobrang down to earth. Sobrang, mabayit, mabayit. Sobrang good. Kapag interesado ka, alam mo yun. Oo, oh, mag-ano nga. Kasi yung joke nito, pang matanda eh. Yung simple lang, tito pero may suntok. Tito jokes. Yung tama yung ano niya, tama yung moment, tama yung time. Timing. Timing. No? Tama yung, basta, kumbaga simple lang pero matatawa ka. Oh. Tsaka bro, speaking of ano ah, speaking of growth nga and ano, no, and shit, no, about, you know, being employed and shit na, diba, sa team. Parang ito, yung ginagawa natin, di ba? Parang ikaw may social media ka, may social media ako. So ako sabi ko sa tao, parang tinatarget namin yun. Na parang, ito pag na-hit natin, gagawa tayo ng iba-ibang YouTube pages. Mm. So alam naman natin yung patutunguhan na ito pag tinrabaho mo na tinrabaho ng maganda, di ba? Yes. O puntangan yun. So pwede kayo maging talaga magkakasama pa rin, nag-work. Diba? Oh. Lahat kayo nag-aambagan. Kumbaga ito, base nyo LTAB. Mm. Diba? Kumbaga lahat lang naman kayo nagko-contribute iba-iba. May creatives, ikaw may artist, may sales, etc. May sales, ganyan. So kami ganun, may social media, diba? May branding. So parang eventually lahat kayo pwede talagang sumabog. Oh, sabi ko nga, kaya continue lang. Power. 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 Sobrang nag-enjoy kami dito. At ayun, magpapaalam na kami. Ako ulit si Mark De Castro, ang owner ng LTAP Gaming Hub. I hope na-enjoy nyo itong episode. Ano na to? Episode 4. Ng LTAP Kwentuhan! Peace! Maraming salamat guys. Follow nyo kami. Peace! Yee!